Gustong-gusto naming isama si Alden kung pupwede lamang. Ganito na lamang ang pagpapaliwanag ni Tito Sen sa mga pahayag niya sa tunay na rason kung bakit hindi nila makuha-kuha at masama si Alden sa bago nilang tahanan. Matatandaang matapos na sila ay lumisan sa Itbulaga sa Kapuso Channel sa mga halos-hos, ay may bago na nga silang tahanan na sa TV5. Marami nga ang nagtatanong at nagtataka kung bakit hindi nila kasama si Alden sa paglipat nila sa Kapatid Channel. Si Tito Sen nga umano ang direktang tinanong ng media. Marami nga ang hindi pa naliwanagan. Sa direktang sagot ni Tito Sen sa media at publiko. Kung wala na siyang kontrata sa Channel 7, e bakit naman hindi? Inilahad pa nito na mismong si Alden ay gustong-gustong sumama sa kanila. Kasi nakarinig ako ng balita na gusto naman ni Alden kung talagang siya'y maiimbita. Kaya lang, alam ko, mayroon siyang kontrata sa GMA. Sa naging pangungulit nga sa kanya ng media dahil na ito ang may direktang impormasyon kung ano talaga ang tunay na rason kung bakit hindi pwedeng maisama si Alden Richards sa paglipat nila sa TV5. Lubos naman ang pasasalamat ni Tito Sen kay Alden. Sa suportang ibinigay nito sa kanila hanggang dulo. Salamat, salamat kay Alden. Alam naman namin ang kalooban ni Alden. Parang kami yan eh. Kung wala rin lang kontrata, ika nga, ba't napakatinong kausap ni Alden? Mismong ang isa sa legendary trio na Tito Vic at Joey nang hihinayang si Tito Sen na sa muling pagkakataon ay hindi na naman nila makakasama si Alden. Kung matatandaan, una nang nagpahayag at nagbigay ng suporta si Alden sa naging paglisan ng TVJ sa Tape Incorporated. Nagbigay nga ito ng respeto sa legendary trio sa mga pahayag niyang binitawan sa publiko. Sobrang laki ng utang na loob ni Alden sa mga kasamahan niya dati sa Itbulaga. Hindi naman ito makapaniwala na sa isang iglap ay mawawala ng parang bula lamang ang TVJ sa Tape forever. Itinuturing nga niya itong tunay na pamilya. Una na kasing kumalat ang balita online na handa si Alden na lumipat sa TV5 para makasama ang TVJ. Una na ring naglabas ng pahayag si Alden na hindi niya tatanggapin kung anumang ialok sa kanya ng Tape na gawing host ng bagong Itbulaga. Base naman sa aming source, ay may kontrata pang ang nakabinbin ito sa Sparkle Artist. Kaya, nangangahulugan lamang na walang magagawa si Alden kapag sinabihan siya. At wala rin magagawa ang TVJ na isama nila si Alden. Kaya hanggang sa pagbibigay na lamang ng suporta sa TVJ at mga kasamahang host noon, ang kanyang maibibigay sa ngayon. Sa nakakagulat nga na paglisa ng TVJ sa Tape Incorporated, mismong ito ay nagulat din. Nagulat po talaga ako, hindi ko po in-expect yung mga pangyayari. Pero kahit ano pong mangyari, ang suporta ko po ay nasa Tito, Vic at Joey at Itbulaga. At ayan, eto pa po, maraming salamat po. Mahalaga po sa akin ang loyalty at utang na loob, hindi po magbabago yun. Alam nyo na kahit ano pa man ang mangyari, may loyalty yung sarili ko for them. Yun po yung pinaninindigan ko, malaki ang utang na loob ko sa kanila and my support for them will go until the end of time. Malaki naman talaga ang pasasalamat natin sa Itbulaga. Sa ngayon nga ay may nakalinya pang trabaho si Alden sa Kapuso Channel. Magbabalik na nga ang Asia's multimedia star sa kanyang hosting career. Ito nga ang magiging host ng Battle of the Judges, ang bagong talent show ng GMA 7. Magkakasama nga niya muli si Bea Alonzo na isa sa mga judges ng talent show. Inamin naman ni Alden na kinakabahan siya sa muling pagsalang niya sa hosting. Yung huling hosting job ko po kasi ay center stage.
So mga bata po yung contestants. Ito talent show naman ulit. At ang huling hosting naman niya sa talent show ay magkasama pa sila noon ni Regine Velasquez sa Bet ng Bayan. Inamin naman ni Alden noon na mali lamang ang pagkaintindi ng kanyang mga followers sa social media post nito. At klinarong sa TVJ talaga ang kanyang loyalty. May pinagdadaanan lang na personal, pero maliit na bagay lang naman ang mga iyon. Nothing that I cannot handle. Isa nga si Alden sa naging bunga ng programang Itbulaga na naging matagumpay sa karera sa showbiz. Sa longest running noontime show nga nagsimula ang lahat ng kanyang karera ngayon kung nasaan man siya ngayon. Dahil nga sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanila noon bilang All-Dub Love Team. Kung saan, tandem nga niya rito si Maine Mendoza. Pinusuan nga sila ng libo-libong supporters mapa Luzon, Visayas, Mindanao, pati na sa ibang bansa. Tinutukan nga ng mga Dabarkads noon tuwing tanghalian ang mga sub-segment ng Itbulaga na Kalye Serye. Pati na ang kanilang mga proyekto noon na Imagine You and Me, Destined to Be Yours, and My Baby Love, hashtag Kilig Pamor. Samantalang sa ibinahaging video ng theme song ng Itbulaga ng TVJ at Dabarkads, nagkasulat nga ang mga katagang TVJ sa TV5. At mapapansin naman sa nasabing video, nagkasama pa din dito si Alden Richards. Todo promote nga ang TVJ sa TV5 na page dahil nasa nalalapit nilang pagbabalik sa telebisyon ngayong susunod na buwan. Base na sa lumulutang na espekulasyon online na July 1 umano magbabalik sa telebisyon ang TVJ. Klinaro nga ni Alden na hindi siya papayag na gawin siyang regular host ng Itbulaga. Ngunit, hindi naman daw maiiwasan na may mga promotion talaga lalo na sa kanyang proyekto. At may posibilidad talaga na maging guest ito sa nasabing programa. Kung promotion po ng proyekto, kailangan ko po gawin. Pero as regular host po, hindi po ako sang-ayon. Wala nga itong magagawa dahil demand ito at trabaho ang kailangan niya ring unahin. Hindi naman niya maiaalis sa buhay niya na napakalaki talaga ng ambag ng pagiging isang Dabarkads niya sa kanyang career ngayon. Naiintindahan naman siya ngayon ng kanyang mga followers na kahit gustuhin man niyang sumama sa TVJ at kasamahang Dabarkads, ay sa ngayon ay hindi pa nga iyon mangyayari. Naiintindahan naman ng TVJ ang sitwasyon ngayon ni Alden. Kaya naman, suporta na lamang muna sa ngayon ang ibinibigay nila sa isa't isa. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.